Gusto ko lang po sabihin sa family ni Tin, alam ko po mahirap sa inyo yung nangyari. Hindi naman po, hindi ganun kadali mawalan ng anak. At alam kong hindi maganda ang anak, ang nanay ang naghahatid sa anak sa huling hantungan. Pero hindi, sana po naiintindihan nyo rin po yung pag-grieving process namin na hindi po ganun kadaling mawala ng isang matalik na kaibigan. Not only a kaibigan, but our baby sister. And kung nabubuhay po si Tin, alam niya kung gano'n namin siya kamahal. At ang tanging hiling ko lang sa iyo, Tin, asan ka man ngayon, sana liwanagan mo yung isip at puso ng mama mo na wala kaming kasalanan at ang nangyari ay natural na pagkamatay, at sana respetuhin natin kung ano man ang result ng autopsy. Yan lang po. Hindi ka naniniwalang merong krimen na naganap dito? Wala pong mangyayaring foul play kasi mahal na mahal po namin si Tin. Yun lang po. Eh kung sakali dun po yun nakuha sa kabilang kwarto? Wala din po. Wala akong nakikita na na isang matinding dahilan para gawin ng mga tao sa 2207 yung foul play na binibintang nila sa amin or binibintang nila nangyari kay Tin, kasi lahat ng tao doon ay isa lang ang gustong mangyari, kundi magsaya. That's it. So, tama yung unawa namin. Lahat kayo nagkakaisa na ito ay natural death. Yes, walang po. Krimen. Yes, po. I strongly believe na wala kaming guilt. Kasi the last moments of Tin is with us in the room doon sa tub. So, for sure, lahat kami, inalagaan siya. 3-9 namin siyang alagaan dahil suka na siya ng suka. Suka po siya talaga ng suka. 2 hours before ako matulog, kasi natulog ako mga 9 na. So, that's mga 6, 7. Suka na siya ng suka. Yun lang din na hindi, walang may kayang gumawa ng pagbababoy kay Tin. Wala sa aming magkakaibigan dahil kami, talagang mahal na mahal namin siya. Nung party na yon, naging masaya, nag-enjoy. Tsaka, yun nga, ginawa, inalagaan na lang namin siya. Nung nandun ako, dumating ako doon ng 1 a.m. Yun na lang ang nangyari nung lahat, mga lasing na, natutulog. Tapos siya lang yung talagang suka ng suka. Kaya talaga, inalagaan namin siya. Yun nga, pinapainom namin siya ng tubig, binibigyan namin siya ng privacy. Sinasabihan namin siya na tulungan niya ang sarili niya. Tin, tulungan mo ang sarili mo. Tapos binabalik namin siya sa bed. Pero yun, parang as a nurse, yun na lang yung ginawa ko nung talaga tinulungan ko siya. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape. hindi namin kayang gawin sa kanya yun, at hindi kami ganung klaseng tao. Pinalaki kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinabaratang sa amin na binaboy namin siya, ni-rape, walang ganun. Hindi namin kayang gawin sa kanya yung mahal na mahal namin siya.